bakit mo na isipan na lumipat ng company? Kasi ano, gusto kong upgrade yung ano, skills ko kasi for the future din ba. Gusto nating pumunta ng Canada, Australia ba? Oo. Oh. Magandang hapon sa inyo. Kasama ko ngayon si ano si Leo. So bago ko lang siya nakasama sa trabaho, mga ilang buwan ba? Isang buwan? Parang ano, isang buwan, mga ganun. Isang buwan, no? Mga lumipat ka sa Nisi, mga February, ano? Oh, February. February. Kaya lang, ano pala, next week, lilipat na siya ng trabaho. So from Kanagawa, pupunta na siya sa Oitakin, di ba? Oh. So nandun kasi yung ano nila, yung company. So, mabuti na lang, ano, pumayag siya na mag-share ng kanyang buhay dito sa Japan. So, yung lagi kong tinatanong pag, ano, yung, saan mga unang kausap. So, bakit, ano, pumunta ka dito sa Japan? Una, para sa, ano, para kumita ng pera, tapos, sa, ano din, skills natin. Oo, maganda yung experience sa Japan, di ba? Oo, kasi Japan eh, standard talaga yun. Oo, pag sinabing Japan, tapos pwede kang mag-apply sa... Oo, parang mas maganda yung experience ito. Madali kang, ano ba, pag mag... sa ibang bansa, magkunwari, mag-ano ka doon. Yung Canada, no? Australia, yung, lagi pag Japan yung ano, galing ka Japan, okay, sige. Parang ano yan. Kunin ka agad. Parang hindi naman kaagad, pero mas advantage ba? Oo. So, ano, before ka nag-apply papunta ng Japan, ano yung ano mo, dati mong trabaho? Dati wala no. Ano ako, nag-aaral pa ako sa Pinas. Aral ka? Oo, nag-aaral tapos isang taon. Isang taon lang tapos tumigil. College ka tapos. Tapos nag-apply ka? Oo, nag-apply. Ano yun, parang ano, parang may kakilala ka nag-sukay o di, yung kapatid ko doon kasi galing sa ano. Ah, sa PTC, sa PTC. Kaya ano, kailan siya ano, anong batch mo ngan? Parang ano siya, 13 ata. 13? Hmm. Parang baka kasabay ko. Mga baka. 2013 ako eh. August. Sa June yun. Anak ko na siguro yun. Sige, nauna ka. Siguro nauna ka. 14 or 13, hindi lang ako sure. Hindi ka po dito. Para mga ganun taon. So, ano yung ano, ginawa kong process nung, ba, sinabihan ko ng kapatid mo na mag-apply ka na dito, ganyan, may meron, ano? Oh, meron. Na ano, attend ako ng orientation sa amin. Ah, meron din ano? May orientation eh. Tapos may, di ba, may ano yan? Parang entrance exam? Oo, meron. Pag makapasa ka doon, ano, tatawagan ka nila. Ano, kukuha ka ng ano, yung mga requirements mo, yung mga passport noona, yung passport. Mm. Tapos yung medical? Oo, medical. Basta pwede, bago ba pumasok sa trabaho, mag-aral ka muna. Medical ka muna, medical diba? Ka muna, oo. Kasi pag diretso ka mag-aral, tapos may ano ka pala. Sayang yung panahon mo. Yung airport na... Yung airport, gagastos ka na. Kaya maganda din yung ganun ano eh. Di sa ano ka pumasok? Sa saan ba yun? Sa Davao? Sa Davao ako galing, pero ano, sa Manila ako diretso kasi nung Davao noon na time, yung sa Padada, ano yun? Nagsara sila noon? Ay, oo. Temporary close sila. Temporary close pala sila. Oo nga pala. Parang ano lang ata kami noon, kararating lang ata namin dito. Nung time na nag-ano yun, nagkaroon na problema ata yun. Oo, parang nag-ano sila. Mga ilang ano ka? Ilang months ka nag-aral doon? Taon din? Oo. Medyo matagal din ako doon. Kasi nung time na yun, ano, kunti lang yung selection ba? Ah, oo. Kaya ano, natingga kami. Ang dami namin doon, natingga. Sa, dito sa Laguna? Oo, sa Laguna. Ano yun, umuwi ka muna sa inyo, tapos nag-antay o? Hindi, doon na nag-antay. Doon ka nag-antay? Oo. So di, natapos na yung pag-aaral mo sa, ano, sa PNTC. Tapos nakarating ka na sa Japan, di ba? Paglapag mo sa airport, ano yung ano mo, first impression mo sa Japan? Ano pala, akala ko nung una, yung Japan, ano, parang masaya ba? Oo. Kasi, yun yung nakikita mo sa ano eh, sa mga pelikula, puro lang ano. Sa anime, no? Oo, sa anime. Pagdating mo pala dito, ang tahimik pala dito eh. Oo nga. Parang ano,
Parang walang tao nga doon sa... Walang tao. Pagdating sa airport, airport, ano ba talaga doon? Kasi walang tao yun, ano? Kasi organized kasi yung ano nila, oh, yung mga parking nila ba? Kasi pag alis po sa Pilipinas, di ba? Parang pag mag-check-in ka, ang daming tao. Ang daming tao. Tapos biglang pagdating mo dito, parang magugulat kasi. Paglabas mo sa airport, kasi gabi kami dumating. Oh. Paglabas, ito na ba talaga yung Japan? Kasi Narita kami. Oo, oh, Narita. Narita. Grabe ano? Tahimik. Mm, tahimik na talaga dun sa ano, sa Narita. Kasi malaki kasi yung airport nila. Mm. Tapos wala masyadong sasakyan, nagtaka ako, airport ba talaga 'to? nung unang taon mo dito sa Japan, ano yung ano mo, mga challenges mo yun? Marami kasi ano sa yung sa welding ano, wala naman talaga ako experience niyan. Dumating talaga ako dito na walang ano ba? Yung ang baon ni ano lang. Yung tawag ito? Lakas ng loob. Lakas ng loob lang yung baon. Pareho pala tayo eh. Ayun. Hinahirapan talaga unang 6 months first 6 months ko rin talaga ano talaga nakakapa ka talaga. Oo. Yung hirap. Tapos hindi pa natin yan yung salita nila nag-adjust ka pa. Oh, hindi mo maintindihan yung gulo. Yung tinga mo hindi mo pa mag-adjust. Hmm. So ano eh, paano mo yung nalampasan, yung mga challenges mo na yun? Ano lang yung, ano lang talaga, magtanong sa kasama. Oh, kasama kasi, lamang kami, kasi kami dati kasi, advantage yun kasi may nauna sa amin ba? Oo nga. May mapagtanungan ka. Oo, may parang senpai, no? Oo, may senpai, senpai ka. Na, ano, may senpai na Pilipino na magtuturo naman. Magtuturo. Yung medyo ano yun, advantage yun. Mm. Laging tulong din. So ano yung ano, pinaka malungkot na experience mo dito sa Japan? Yung ano, yung first 6 months, ano, stress ka sa trabaho kasi, oh, ano pa, yung naninibago ka ba kasi, di pa naga, wala ka talagang, wala kang kaalam-alam sa trabaho, yung welding, kasi nag-welding kami doon sa ano, training center doon sa Pinas, ilang buwan lang naman yun, tapos limitado pa kasi, ano, marami kayo. Oo nga, maraming na. Marami, tapos parang sa isang machine nata, ilang. Marami kayo, nag-agawan pa kayo. Oo. Pagdating dito, ito pala yung welding talaga. Parang napasubo ka sa wala ka ng choice, nandito ka na eh. Oh. Yeah. Tapos so, ano, yung homesick din. Ay, oo, homesick, grabe yan. Kasi, ano, first time mo rin bang ano? First time kasi, isang taon ako sa Pinas. Oo. May homesick din naman doon, pero ano, pag nandito ka na pala sa ibang bansa, parang nag-upgrade yung ano, homesick mo. Oo, kasi... Hindi mo naman kasi, wala kang masyadong kakilala pa eh. Iba yung homesick dito at saka sa Pilipinas, no? So, parang malungkot, ano yung pinakamasaya? Siyempre, yung ano, yung unang ano natin, tanggap ng sahod. Sahod ng lapad. Oo. Kasi, wala naman tayong trabaho sa Pinas eh. Dumating tayo na, ano lang, kasi medyo malaki din yung unang sahod kasi ano yun, parang na ano ba, dalawang buwan. Oo nga, naipon. Naipon. Tapos nung kinonvert mo na. Kinonvert mo, ang laki pala nito. Kaya yun, masaya. Tapos gala. Oo. Bali yung Japan yung pinaka-first, ano mo, trabaho na rin. Ayos ano. Kaya nga. Parang hindi ka na dumaan dun sa Pilipinas. Kasi maraming pasok sa Pilipinas eh. Kasi, standby na sa Pinas tapos nag-aral. Wala talaga ano. Pero at least nabigyan ng ano, di ba, nagkaroon ka ng ano, chance na yung unang ano mo, Japan agad, di ba? Kaya lang, siyempre, may mga, mahirap yung unang taon mo, di ba? Mahirap mag-adjust. Yun talaga, unang taon talaga, mangangapa ka talaga. So sabi mo kanina, na homesick ka na, di ba? So ano yung ginawa mo para malabanan yung homesick mo? Ano lang yun? Ano lang, dasal, tapos, ano, matuto kang... Magkipag-socialize ba? Oo. Sa mga kasama mo. Oo nga. Kasi kapag nasa loob ka lang ng ano, kwarto mo, wala kang makakausap. Wala talaga. Talagang ano eh, malulugmok, kakainin ka ng ano, homesick. Oo. Nahirap pa naman yan na ano, na yung ano, yung parang hindi ka maka, ano, parang nasa loob ka lang ng box na hindi ka makagalaw. Kasi, para ano? Tatakot ka na lumabas ng bahay. Kahit gaano, kakaano eh, katatag kapag homesick yung ano eh, tatama sa iyo talaga ano, wala magandang lalaki na ano. Oo. Kahit sa akin, ganoon din ano. Kahit sa akin na-experience ko 'yun kasi parang halos lahat naman ata tayo na experience yung ano na 'yun. Yung homesick. Buti na dito sa atin, dito sa Yokosuka, maraming mga Pilipino. Marami. Tapos diba? Ano, marami ding ano ba?
malapit tayo kung gusto mong, kung gagala ka lang talaga, maraming ano. Oh, di katulad dun sa ano. Sa inaka ka na. Oo, oh, sa bundok na mga, bundok na. Na yung ano mo. Lalo na pag ano, yung sa isno, malakas ang isno na lugar. Sa taas, no, sa Fukushima, no, ganun. So anong ano, pagbabago sa, nangyari sa buhay mo pag nung ano, simulang makapag-Japan ka? Ay, malaki. Kasi malaking tulong din yung ano eh. Oh. Parang dito mo talaga na ano yung purpose mo ba? Kasi dati, wala talaga, parang aral tapos gala. Mm. Ganun lang yung buhay ko dati. Oh. Tapos nung napunta sa Japan talaga, parang maano ka sa responsibilidad ba? Oh. Dito ka matututo, ganun. Dito ka, dito nga akong natuto lahat. Ito magluto. Bilang isang OFW, ano yung mga achievement mo? Yung ano, unang-una talaga yung ano. Siyempre natulungan natin yung ano natin, oh, pamilya sa Pilipinas. Mm. Tapos pangalawa, may napundar rin naman kahit papano. Mm. Hindi din nasayang yung ano. Kaya at least meron ka nang nasimulan. Mm. Pa, ano mo na ngayon? Pang ilang taon mo na ba ngayon? Pang ano ko na? 4 years. Ah, 4 years. So, ano yung ano, mga nagustuhan mo dito sa Japan? Una-una yung ano nila dito, yung disiplina. Kasi mali, ang linis talaga dito eh. Mm. Katulad no? Sa Pilipinas no? Tapos yung sa oras nila, grabe silang mapalaga ng oras. Talagang time is gold talaga. Maliit ka lang dito ng ano, na ilang minuto, wala na. Wala na, no? Hmm. Sasabihin na sa'yo na, parang yan ka na, ichuchoy na, oh, susunod, huwag ka nang malate. Kanya, oh, no? Ganyan na. Oh, malaking ano yan sa kanila, yung late talaga. Hmm. Kung halimbawa sabi nga nila, kung malate ka naman daw, mag ano kayo, oh, tatawag. Oo, oh, magkailangan ipaano. Ipaalam mo agad. Ipaalam mo agad. Hmm. Tapos, yun nga lang, pag palagi kang malilate. Oh, hindi naman, parang, hindi na nila ito tolerate yan kasi oh, palagi na. Palagi na lang late, no? So, ano yung ma-advise mo sa mga ano gustong mag-Japan o maging OFW? Unang-una, sa gustong mag-W, ano, isipin nila ng ano, na maraming basis kasi hindi biro yung pagiging OFW. Oo, talaga, yung talaga biro yan. Baka ano, makatulong, imbis na makatulong ka sa pamilya mo doon sa Pinas, magiging problema ka kapag nandito ka na. Oo, oo. Kung ba, sabi nga, dati ba, dapat buo ang loob mo na ano, alis ka talaga, kasi pag, kaliba, natito ka sa Japan, parang sarili mo na lang ano eh, dalawa eh. Ano eh, wala kang katulong dito eh, hindi mo naman pwedeng iasa sa kasama mo. Oh. Kasi may ano din yan, may trabaho din yan. Oh, example yung ano, nagkakasakit, di ba? Mm, talaga yung hirap yan. Sarili mo talaga. Hindi mo matatawagan yung ano mo, yung nanay mo na... Matatawagan mo, pero... Oh, matatawagan, pero hindi yung pupunta. Hindi mo pupunta dito. Hindi siya magkano na magluto, or sino yung iba kapatid, may pagluluto ka. Sarili sikap ba? Mm. Tapos yung sa ano, sa gustong mag-Japan, nandun dyan, seryosohin niyo yung Nyong'o. Oo. Kasi, yan talaga yung pinaka-importante dito eh. Tama. Nyong'o. Nyong'o. Kasi, hindi naman marunong, yung ibang Hapon eh, marunong mag-English yan eh. Oo. Talagang, ano talaga, yung sa Nyong'o, talagang seryosohin. Parang, kahit, hindi naman sa, dapat maging same ng ano, di ba, yung... At least talaga, yung pag-aaral talaga dyan, ano, seryosohin. Parang kahit, kunti, na kaya mo nakikipag, makikipag-communicate ka, kaya mong, kumbaga sa, yung, ano, sa utos nila, o CG ba yung tawag? Oo, CG na. CG na. Hindi naman kailangan magaling, kaya lang. Magaling, kaya lang talaga. Talaga, ano? Kahit, kahit kunti, dapat. Kahit kunti. Kakaintin. Hindi, kunti kung maaari, alamihan nyo na. Kasi mahirap pag, ano talaga, wala kang Nyong'o dito, nako. Parang limitado lang ang kalungan. Magkakasakit ka dito. Oo. Oh. Hindi ka naman basta-basta makapunta ng ospital kapag gano'n eh. Oo. Hindi ka... Tatanungin ka kung ano yung ipapacheck mo tapos hindi mo alam anong tao, anong Nyong'o nun. Oo. Di ba ano, lilipat ka na nung ano, kumpanya. Bakit mo naisipan na lumipat ng company? Gusto kong upgrade yung ano, skills ko kasi... Oo. For the future din ba? Gusto nating pumunta ng Canada, Australia ba? Oo. Kasi yung skills natin dito... Para ma-stack ako sa ganyang skills lang. Kaya nga. Maganda, sayang din yung panahon. Maganda yan, magandang ano yan, parang... Kasi ngayon, may opportunity na tayong pwedeng ano... Pumunta sa ibang bansa, no? Di ba kasi experience mo dito. Parang... Hindi lang ba yung pera yung ano natin, parang iniipon. Kasi yung pera, maano naman yan. Dapat yung ano din, yung skills. Skills. Kasi sayang... Kasi... Patanda tayo, hindi naman tayo pabata eh. Sayang din yung skills ba? Hmm. Yeah. Sa, pwede mo rin yung magamit pag, halimbawa, ano, nasawa ka na sa pag-abroad, di muwi ka, tapos
magtayo ka ng sarili mong ano, di ba? Parang kasi yung sa atin full build ng lahat eh. Oh. Di ba? Mm. Mag kasi yung lipatan ko may fabrication din doon. Mm. Paano ano? Iba-ibang trabaho. Ma-upgrade naman yung ano, skills. Ayos siya kasi ma-re-refresh ka dun sa ano, di ba? Hindi. Kung dito kasi araw-araw tayong gumagawa ng same lang eh. Same lang eh, paulit-ulit lang. Paulit may 4 na taon ko na yung ginagawa. Eh di, mas maganda talaga, meron pa talagang ano, parang... Kasi may chance naman tayong, ano, maka-ano, lipat ng ano. Kaya nga. Kaya yun, nakapag-decision ako ng lipat. Lumipat. Mm-hmm. So, paano ka nakahanap ng malilipatan? Yung sa nalilipatan naman, ano? Mm. Yung may kakilala ako, mm. yung boss nila, naghanap ng ano, mm. naghanap ng welder, mm. tapos sakto, eh sige, baka ano, tinanong ko siya, baka pwede ako dyan, tapos sabi niya, sige, sakto kasi tatlong tao yung hinahanap niya, tapos wala pang ano, wala pang nakukuha, kaya yun, you know, tinake advantage na yung opportunity ba, kasi minsan lang yan eh. Oh, minsan lang talaga yan, ano muna talaga, kunin muna kumbaga. Although sabi natin na marami namang opportunity diyan kaso yung babagay sa atin ba na ano yung ito kaya ko to sige na. Tapos iba na naman nga ano yung ini-expect mo sa bago mong ano trabaho yung sa ini-expect ko hindi talaga ano eh hindi pa totally na ano kasi hindi pa naman tayo nakapunta doon expect ko lang na ano sana maganda ang ano doon yung trabaho yung working environment diba yung mga kasama ano mababait. Yun lang naman talaga ang importante. Oo nga. Yung... Kasi paano yung laki ng sahod mo kung yung mga kasama mo ay cancer naman. Wala din. Wala din talaga. At least yan, maganda yung nagkatrabaho ka, magaan yung ano, magaan, pakiramdam, tapos kasundo mo yung mga ano mo, di ba? Katrabaho. Yun naman talaga yun. So ano yung may advice mo sa mga ano, sa mga SSW holder na gustong lumipat ng trabaho yung dito sa Japan? Ano, sa gustong lumipat, ano? Check na talaga kung legit ba talaga yung lilipatan nyo. Kasi ano, mahirap ngayon eh. Maraming ano, mga scam ba. Parang nagpo-post lang sila sa Facebook ito. Talaga, legit check na talaga kung sino yung nauna doon. Magtanong kayo para ano, may ano ba. Parang pinakamaganda kung halimbawa yung nag-ano na yun, meron na silang mga ba empleyado na nauna sa iyo para before mo siya okay na... Kapag tanong ka na? Oo, na pagtanong ka na. Mm. Kasi mahirap pag ano eh. Pag walang kasiguraduhan kasi may ano ka na dito, stable na ano. Kaya nga, tapos lang. Kasi ano eh, parang mag-risk ka eh. Oo. I-risk mo yung sarili mo. Kaya na, yun, talagang i-check mo lang talaga kung legit ba talaga yung ano, lilipatan nyo. Yan. Kung register ba yan sa ano, kasi baka ano yan, yung hindi pala, wala pala ano yan. Wala mga lisensya. Wala mga lisensya. Mga klurong pala. Klurong pala na ano yan, kumpan eh. Hindi ka sasawuran, wala kang hapon doon. Ibis na disgrasya mapaganda ka eh. Napasama pa yung ano mo, di ba? Yun talaga, importante yung check na yung ano, kung legit pa talaga yung kumpani na lilipatan. Ano yung agency sa Pilipinas? Ano pangalan nung? Yung sa Pilipinas, hindi pa namin na ano. Oo. Pero may ano sila, may agency sa Pilipinas. May sa Pilipinas. Yeah. Ano pala ng agency? Ano, Mother's Way? Ah, Mother's Way. Nakikita ko 'yan sa ano? Oo. Sa mga post na ano. Para ito dito kayo mag-apply. Mm. Kita ko 'yan sa Facebook din. Sa Ermita ata 'yan yung Mother's Way. Mm. So, ito na yung last ano, question. Saan mo nakikita ang sarili mo ano, 5 years from now? Siguro 5 years from now parang ano muna? For good muna. Alay. Parang sakit na nga ng likod ko ngayon. Paya mo na sa ano, Pilipinas. Paya mo na, oh. Maganda yan. Depende. Parang, pero yun talaga yung ano, ano ko ngayon. Ay, sugal mo na tayo sa negosyo. At least bata pa naman tayo. Try and try muna. Try and try muna. So, yun, bali, ngayon mag-ipon ka, tasoy ka na ng Pilipinas. Parang ganun. Okay. Ayan, dito na nagtatapos yung ano, aming kwentuhan. Sana ano, may nakuha kayong mga idea na galing kay ano, kay Leo, yung senior niya. At gaya sa amin na ano, yung mga tulad namin na SSW na gusto ring lumipat, ayun, pwede yun, magagamit niyo yung mga sinabi niya, di ba? Kasi gusto nating mahalibaw, gusto nating mag-upgrade. O hindi tayo masaya sa ano natin, sa trabaho natin ngayon. Ayun, pwede na tayong lumipat, hindi katulad natin na may ano,
parang hawak, may tinatalian tayo. Oh, may restriction. So, kasi ngayon, ano na. Oh, so, baluwag na. So, yun, kung may ano kayo, may tanong, pwede niyong i-comment or yan na, i-message si ano si oh, si Leo. Oh, kasi siya na, mas experience sa akin sa ano eh, pag-apply dito sa ano sa Japan. Hindi ko pa kasi na-try na mag-apply eh. So, yun. Yun lang, tapos kung nagustuhan niyo yung video na to, i-like niyo tapos i-share.